Patay na yan, Oges! Patay na yan! Sigaw ng ilan sa mga taong nasa labas ng sabungan. Oo nga! At parang nadaklisan lamang ng taray ang mayahin. Dagdag pa ng isa sa mga taong naroon. At nang akma na sanang parehong hahawakan at lalapitan ng sintensyador ang dalawang manok na makikita nang nakalublob at manghihina sa lupay, napaatras na lamang ito at nahintakutan. Dahil sa hindi na niya na ituloy pa ang gagawin, dahil sa bigla na lamang magkasabay ang dalawang manok na tumayo at kanilang muling inatake ang isa't isa. Kumbaga, parang nag-usap lamang ang dalawang manok sa ere na magpapahinga muna sila bago nila ituloy ang naosyaming salpukan. Muli na namang dumagundong ang sigawan ng mga tao ng tagpong iyon at napasigaw pa ang ilan sa kanila at sinabing isang napakagandang labanan ang kanilang nasaksihan ng mga oras na iyon. Walang tigil naman sa kanyang ginagawang pagputak si Quintaba ang talisayang hawak ni Tito Melesio na parang maging itumay. Nakakaramdam na rin ng matinding tensyon sa ingay ng sabungan nang bigla na lamang unang bumagsak sa lupa ang mayahin at makikita na itong paika-ika na kong maglakad at parang napuruhan ito, laylay na rin at sumasayad na sa lupa ang kanyang kaliwang pakpak, hinihingal at parang nakahanda na itong sumuko. Ngunit mas matindi ang sinapit ng Ugis nang ito'y bumagsak sa lupa di kalayuan sa pinaroroonan ng mayahin. Hindi na ito makatayo pa at parang hirap na hirap ng huminga. Pinariho ng sintensyador ang dalawa at pinagharap. Ngunit hindi na tumutoka pa ang Ugis ni Lamang Tirolito at naging taliwas naman yon sa mayahin ni Lamang Victor dahil kahit pa'y hinihingal na ito at makikitang nanghihina na ay panay pa rin ang tuka nito sa ulo ng Ugis. Sa tuwing ito'y inilalapit ng sintensyador hanggang sa tuluyan na nga pinawian ng buhay at lumoy-loy nang bigla ang ulo ng Ugis, kung kaya't idiniklara na ng sintensyador na panalo ang mayahin ni Lamang Victor. Muli na namang dumagundong ang hiyawan at sigawan sa sabungan. Sinasabi ko naman sa inyo, Tirolito, na ang mga manok nyo ay pampulutan lang at hindi pwede iharap o ilaban sa aking mga panabong. Nakakainsultong wika ni Mang Victor kinamang Tirolito at sinundan pa nila ito ng kanyang mga bataan ng samot-saring pang-aasar sa kanila. Huwag kang hambog, Victor! May dalawa pa akong panabong at tinitiyak kong kami ang mananalo! Iritado at napipikong sabi sa kanya ni Mang Tirolito nang sila ay magkaharap sa gitna ng sabungan at nang tingnan nila Mang Tirolito ang dalawang magkatunggaling mga panabong ay nakita nilang di hamak na mas maraming tama ng tari ang mayahin kung ikukumpara sa kanilang Ugis. Di naman yun nakapagtataka dahil sa ipinakitang galing ng pag-atake ng dalawang mandirigmang panabong ay masasabing higit na mas magaling ang Ugis kung ito'y ikukumpara sa mayahin ni Lamang Victor. At ang dahilan kung bakit bigla-bigla na lamang binawian ng buhay ang nasabing Ugis, ang nasabing Ugis ni Lamang Tirolito, sapagkat yun ay dahil sa lason at usal na inilagay ni Mang Victor sa tari ng kanilang mayahin na siyang kumalat sa buong katawan ng Ugis ang lasong nakamamatay, mapahayop man o tao ang mapaglagyan nito. Rinig na rinig pa nila Tito Melesyong sinabi ni Mang Victor kinamang Tirolito na pera lang ang kanilang sadya o ang pusta, pero ang bihag na Ugis ay ibibigay niya kinamang Tirolito. Subalit sinabi sa kanya ni Mang Tirolitong, "Wag na, Victor. At baka malason pa kami. Ha 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 ha. Alam ko ang binabalak mo, Victor, at hindi 'yun uobra sa amin. Dahil hindi pa man kami pumupunta dito sa sabungan, ay naglagay na kaming lahat ng proteksyon para sa palipadhanging lason mo. Ha 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 ha." Nang sabihin 'yon ni Mang Tirolito sa kanya, ay namutla at nangalit ang ngipin ni Mang Victor.
Nagpilit pang lumaban ng sabong sila Mang Terlito, kinamang Victor, ngunit isang panabong na lamang nila ang pinayagan ng namamahala ng sabungan na ilaban sa manok nila Mang Victor. Muli na namang tinarian, inusalan at nilagyan ng laso ni Mang Victor ang isa pa sa kanilang dalang panabong. Ganoon din ang ginawa ni Mang Terlito. Kanilang tinarian ang isa sa kanilang panabong na dala. Subalit katulad ng naunang laban kanina'y natalo pa rin ang grupo nila Mang Terlito. Bagsak ang mga balikat at naging larawan ng matinding kahihiyan ang grupo nila Mang Terlito habang sila'y makikitang papalayo na sa nasabing sabungan. At sila ay pinapaliguan ng mga sari-saring pang-aalaska nila Mang Victor hanggang sa aksidenteng nahagip ng paningin ni Mang Victor ang direksyon ng kinatatayuan ni Tito Melecio. Napangiti ito sa kanya at sinabing, "Ikaw, Iyo, gusto mo bang itapat ko yung talisayin mo sa aming dalang panabong na dalawsapi? Dahil mukhang masarap na masarap ang karne ng talisayin mong yan, ha 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 ha." Nang marinig yun ang lahat na sinabi niya kay Tito Melecio, ay bigla ang tumigil ang ingay sa sabungan ng mga sandaling yon at napalitan ng nakakabinging katahimikan. Tinitigan lang muna siya ni Tito Melecio ng eyes to eyes bago siya nagsalitang, "Kung yan po ang nais mong mangyari, Mang Victor, sige po, pagbibigyan ko po kayong matikman si Kintab o itong aking dalang talisayin." Ngunit hindi ang kanyang karne, kundi ang kanyang lupit at likse sa labanan. Sagot sa kanya ni Tito Melecio habang makikita itong nagmistulang kapre sa kapal ng usok na kanyang ibinubuga galing sa kanyang hinihitit na tabakong may kakaibang aroma o bango, bangong nakakahalina at nagbibigay ng antok sa sino mang nakakasinghot noon. Ngunit sa sinabing yon ni Tito Melecio ay nagbago ang aura ng hitsura ni Mang Victor. Ang kanina'y nakangiting si Mang Victor habang kanyang pinupulaan si Kintab ay napalitan nang bigla ang pagkairita. Bumusangot ang hitsura niya na parang hindi niya nagustuhan ang isinagot sa kanya ni Tito Melecio. "Parang may laman iyo ang mga katagang binitawan mo. Baka gusto mong matulad sa grupo nila Terlito. Kung sa bagay, nasa iisang baryo lamang pala kayo. Kaya naman normal lang sa inyo na pare-pareho kayong talunan. Ha 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 ha." Tigil ang gigil ni Mang Victor nang sabihin niya yon kay Tito Melecio, samantalang kinakitaan at kinabakasan naman nang sandaling yon si Tito Melecio ng pagkainis sa ginagawang pang-aasar sa kanya ni Mang Victor. Subalit kanya pa rin pinilit na ikalma at pinigilan ang kanyang sarili, hindi lamang siya kundi maging sina Itay at iba pa nilang mga kasamahan. Pang-aalaska at pang-iinsultong wala sa lugar dahil wala sila sa kanilang sariling teritoryo, dayo lamang sila. Subalit nagawa pa nilang manlait at mang-alipusta sa tulad nila Titong nasa mismong kanilang pag-aaring lugar, hanggang sa bigla na lamang sumingit sa kanila ang sentensyador. Pinaglayo silang dalawa nito at tinanong kung matutuloy ba ang salpukan ng dalusapi at ni Kintab. Padabog pang sumagot at taas noong sinabi ni Mang Victor na tuloy ang laban at umpisahan nang ilabas sa kanilang dalang kulungan ang isang dalusaping may magaspang na kilos na kagayang kagaya ng ugali ng kanyang among si Mang Victor. Makikita itong agresibong agresibo nang ilabas sa kulungan, mayat maya ang kanyang ginagawang pagpagaspas ng kanyang pakpak at pagtilaok sa gilid ng rueda, hanggang sa ito'y kinargahan na naman ng usal at lason ni Mang Victor. Ang nooy kasalukuyang tinatarian ang dalusaping panabong nila. Nag-umpisa na ang Kristo sa pagkolekta ng mga pusta
Sa lahat ng mga mamumustang naroroon, hindi na alam ng lahat kung kaninong manok sila pupusta dahil sa sadyang hindi papadaig kung titingnan itong si Quintab. Kondisyon na kondisyon ito habang tinatarian ni Mang Esteban ang sikat na magtatari sa kanilang sariling baryo at hindi lamang sa kanilang baryo kundi maging sa iba pang kadikit baryo nila. Pulido kasi ito at magaan ang kamay sa tuwing siya'y magtatari ng panabong dahilan upang kalimitan sa mga pambatong manok na kanyang tinatarian ay palaging nananalo. At nang matapos nang tarian ni Mang Esteban si Quintab ay kaagad-agad itong kinuha ni Tito Melicio sa kanyang kamay at nagpakawala ng makapal na usok mula sa kanyang bibig itong si Tito Melicio at kanyang ibinuga ang usok ng tabako sa buong katawan ni Quintab. At nang gawin niyo ni Tito Melicio ay nagkatitigan silang lahat na magkakasama at parang nag-uusap ang kani-kanilang mga mata sa isa't isa. Pagkatapos noon, Sir Jess, ay tuluyan na nga nga pinagharap ng sintensyador sa dumadagundong na sigawan at hiyawan sa loob ng sabungan ang dalawang mga manok na panabong. Nang puntong iyon ay si Mang Victor na ang may hawak sa dalusaping kanilang pag-aari at si Tito Melicio naman ang siyang may hawak kay Quintab na kakabinging sigawan na karaniwan na nga naririnig sa sabungan ang nooy nagaganap ng mga sandaling iyon. Lalong-lalo na Sir Jess nang makita ng lahat na pareho ng paunti-unting inaalis nila Mang Victor at Tito Melicio ang tari sa bawat kani-kanyang kaluban. Iba't ibang komento at opinyon ang nooy maririnig sa lahat ng mga tao sa labas ng sabungan. May mga nagsasabing walang binatbat ang aming talisayang si Quintab sa dalusapi nila Mang Victor at hindi nagpatalo si Mang Victor sa pustahan. Ginawa niyang triple ang kanyang pusta kaysa sa kanyang mga naunang ipinusta. Nakahanda ka na ba iyong mawala sa iyong buhay ang iyong alagang talisayan na yan? Ha 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 ha. Nakakalokong wika ni Mang Victor kay Tito Melicio habang panay ang kanyang ginagawang pagdura sa kanyang kaliwang palad at kanyang ipinapahid ang durang iyon sa kanyang dalusapi. Ngunit hindi siya pinapansin ni Tito Melicio. Bitawan niyo na ang mga manok niyo at wag niyo nang patagalin pa ang laban. Inip at pasigaw na wika ng ilan sa mga taong nasa sabungan at sa hudyat ng sintensyador ay magkasabay na nga nilang binitawan sa gitnang bahagi ng sabungan ang kani-kanilang mga panabong pagkalapag na pagkalapag sa lupay. Tinira kaagad at nagpakawala ng sunod-sunod at walang humpay na palo at pag-atake ang nasabing dalusapi kay Quintab. Bahagyang napatalsik si Quintab at parang ito'y napuruhan, nagmistulang baliw at adik kung titingnan ang dalusapi. Sa bilis ng kanyang ginagawang pag-atake sa aming manok na si Quintab at sa bawat pagpalo niya ay napapaiktad naman ang mga taong nanonood sa salpukan, yung tipong parang sila ang tinatamaan ng tari galing sa dalusapi. Ha 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 ha! Ganyan nga! Ganyan nga ang mga atake ang gawin mo, Uliloy, sa talisayang yan. Ha 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 ha! Hindi sayang at lugi ang lahat ng mga itinuro ko sa'yo. Sige, tapusin mo na ang laban sa unang sagupaan pa lamang. Ha 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 ha!